what's up mga idol? So, i-unbox po natin yung binili nating bracket sa Honda Click 125 natin. So, para makita natin kung ano po yung itsura ng ano natin ng bracket para kung totoong maganda nga yung seller na pinagbilhan natin. So, nandito na yung ano, yung item, i-unbox po natin ito po. Ayan, naka ano, naka bubble wrap po siya, saka naka karton na rin po. Tsaka ang color po na binili natin ay napili natin is color gold. Gold po para eksaktuhan po dun sa orange na color. Ang dark click natin, 125. So, i-unbox na po natin. Ayan, maganda siya, naka bubble wrap siya para hindi ano, hindi basta-basta masira yung item. Napaka-husay ni seller. Ayan, maaalaga sa ano, mga customer niya. Ayan. So, ito na po mga idol. Ayan na po. Ayan, ayan na po yung itsura niya. Bali, itong bracket na to, it's either nasa harap or nasa harap ng ano natin, ng hawakan natin o kaya dito sa may, sa unahan, sa harap natin. So, ito po. Tingnan niyo po yan. Yan. Itatanggalin po natin sa box. Ayan, maganda. Maganda rin po sa loob. Dahil ang ganda po ng pagkakarap niya. Ano naman po na. So, ito po yung ano, yung sa harap niya. Tapos, yung sa gilid niya, pagkakabitan, may dalawa po yan. Dalawa. Yan, dalawa. Tapos, ito po yung mga top nilyo niya. Yan. Yan po ko. Saktuhan. Tapos, ito, para sa left and right. Yan, mga idol. Yan. Bali, alloy po siya, idol. Mga idol, alloy po siya. Yan, parang magiging ganito po siya, ganyan. Yan. Ganyan po yung magiging itsura niya pagka nakabit na po dun sa ano natin, sa Honda Click 125 natin mga idol. Yan. Yan, tignan niyo po maigi yung itsura niya. Yan. Sa palagay ko, napagaganda ng ano, ng pagkakagold niya mga idol. Tsaka thumbs up po ako sa ano, sa seller natin. Yan mga idol, wala po tayong masasabi kundi ano, kundi thumbs up po sa ano, sa seller nito kung ano, sa pinagbilhan natin at bibili pa po tayo ulit pag ano, pag nasusunod tayo magpo-purchase ng item kung ano man 'yung ilalagay natin doon sa ano natin, sa motor natin. Ayan, ito po 'yung ano, 'yung nabili natin sa seller natin. So, ikakabit po natin mamaya para makita po natin yung kabuuan ng ano ng motor natin tsaka yung kagandahan nito kung ano yung pinaka magandang gamit nito tsaka pagkatapos niya lalagyan po natin ng CP holder to para mas astig tignan. Yan mga idol. So samahan niyo ako, tara. Ayan po mga idol, ito po yung mga gagamitin po natin. Bali dalawang adjustable wrench po tapos Allen wrench po. Ito po ang sukat po ng Allen wrench na gagamitin natin mga idol is 3.8 mm and then 4.8 mm tsaka 5.8 mm. Yan po yung gagamitin natin ng Allen wrench pag higpit po dito. So ito po yung mga accessories natin para sa cross bracket. Ito mga idol, pupunta po dito itong bolt na to tsaka ito, dito naman po kakabit po yan. Tapos ito po magkasama po yan, kakabit po dito sa loob. Ito po yung kapag maglalagay po kayo ng ano, ng tawag nito, ng cellphone na ano holder, cellphone holder o kaya iba pa, dashcam. Ayan mga idol, pwede nyo pong ilagay dito yung dalawang po niya or dito po. Yan, yan po yung mga gamit ng ano natin mga idol, crossbar natin para paglagyan po natin ng accessories po na yung gamit ng bracket holder po na yan. So, tara na idol, wag na natin patagalin. Kabit na po natin. Ayan mga idol, dito po natin ilalagay yung bracket natin. So, tatanggalin lang po natin to gamit yung adjustable, yung dalawang adjustable para may pangontra. Ayan. Ito po mga idol, ito po. Tapos ito yung sa baba po, ito dapat sa baba. Ilagay po natin yung consolidator. At kung ano po yung gusto nila dito po sa loob o kaya dito sa kabila, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto niya. Pero para sa akin po, pwede pong nandito para mas malayo po dun sa mismo harapan. Ayan.
Pwede po nilang palitan kung gusto din nila, kung hindi po sila komportable. Yan, pwede lang po nilang palitan. Tight na lang po mga idol. Ayan. Tight po natin. Ayan. Mas maganda po sana kung may alley wrench po mismo tayo. Para hindi po basta-basta matanggal. Ayan. Tight na siya. Ito ang huling bolt po para po dito. Ayan. Para po dito yan. Para po dito sa gilid. Gusto nyo pong dagdagan ng ano, ng bolt, pwede po kayong bumili ng dito, para dito po, para medyo may, medyo astig po tignan. Ayan. Ayan. Pwede po siyang adjustable. Depende po pag ikakabit na po natin doon sa mismong ano natin, positioning niya, para huwag po muna natin higpitan na maigi to. Mamaya na po natin higpitan. Yan. Mga idol, tara, ilagay na natin. Ayan po mga idol, ikakabit na po natin. So, ikakabit po natin dito. Ayan, ayan dito po. Kung gusto nyo na dito sa harap, pwede naman po dito sa harap. O kung gusto nyo na doon sa likod, sa kabilaan po, pwede po dito. Ayan po dito. Pwede sa harap, ganyan po. Ayan, at kung gusto rin po nila dito sa likod, pwede rin po dito sa likod. Depende po kung ano pong gusto nila. Basta maganda ka po yung pagkakalagay po mga idol. So, tanggalin na po natin. Tanggalin na po natin to, mga idol. Yan. Dalawa po para hindi basta-basta sa mga pa po yung nasa baba. Ginagawa mo? Tulog na. Tulog. Dahan-dahan po para hindi po basta-basta masira yung side mirror natin. Dahan-dahan na po talagay. Salamat. Bago natin ikabit yung bracing ng kasama sa idol, ipitan muna natin ang konti ng nasa baba. Dapat po may fit po ito. Ayan, ipitan po muna natin. Tapos po, nilagay na po natin ito. Meron po tayong washer na dala. Yung nakalagay po dun sa ano, tapos po sailor. Natin yung isang washer. Ayan. Natin sa tapos maganda yung tapit. Ano natin.
natin. Saktong sakto po yung alay niya. Hindi po sakto, mga idol. Hindi po sakto, mga idol. Luwagan lang po natin to. Luwagan natin. Tapos, tignan nyo po yung ano niya. Yung positioning niya. Kung ano pong gusto nyo. Ayan. Hanggang makuha nyo po yung sentro niya. Natin dito sa baba at kung okay na sa tingin nyo yung bracket nya, ayos na yung pagka level nya, square nya, squareness nya. So higpitan na po natin. So kung gumagalaw po dun sa baba, mga idol, lagyan lang po nila ng ano. Pangontra. Ayusin nyo na lang po itong ano nyo. Send me ano nyo. Sakayan nyo po para makita nyo po ng maayos. Idol, pag okay na po yung align nya. Ito, okay na siya. So, okay na rin yung align nito, mga idol. So, tignan na po natin yung send me yung dati kung ayos. Then, lock na po natin dito. So, kunin po natin ulit yung dalawang adjustable natin. Ayan, set up lang po natin. Tapos, lock lang po natin. Lock lang po natin. Ayan, dandan lang po. Lock. Yan, pag okay na mga idol, saan nyo lang po ibaba ito. Yan. Yan. Yan na po yung ano natin. Yung bracket natin. Yan. Yan mga idol. Yan na po yung bracket natin mga idol. Yan. Kung paano po magkabit. Nakita nyo na po kung paano po yung step by step na pagkabit na aking bracket. So, yan. Sana may natutunan po sila mga idol sa next ano na po natin, next vlog po natin. Titignan po natin kung paano po tayo magkabit ng ibang accessories po ng Honda Click 125. So, maraming salamat po sa panonood mga idol. At sana nasihan po sila at nakatulog po itong konting tutorial natin na nagturo natin dito sa ating vlog ngayon. Maraming sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan mga idol, please subscribe po at click po yung notification bell para sa notify po sila sa susunod nating video mga idol. So maraming salamat mga idol, tara, thank you.